welcome to my YouTube channel! Sa mga hindi pa po sa akin nakakilala, ako po ang inyong Nurse Mama! Oh guys, narinig nyo naman yung introduction ko. May idea na ba kayo kung ano yung magiging topic natin for the day? Actually guys, ayoko sana siyang itapik kasi syempre, babae ako, mapaparanoid ang inyong Nurse Mama. Pero hindi ko sinasabing ako ito at lalong hindi ko rin sinasabing ikaw yun. Kaya guys, sa mga lalaking loyal sa asawa, kampay na at huwag kalimutang i-like. Maging proud i-like ang page ko, okay? Ayun guys, nasa muna kung tayo yung mga real talk ngayon kasi wala pa kaming time mag-travel. Kaya real talk muna tayo ngayon, okay? May gusto atang sumamang bata. Anak, oh, say hi to them. Hello! Say hello to them. But Sky, my dear baby, you are not allowed to be a part of this video because this is not for baby, this is for adult. Okay? Just say hi to them and go there again and watch. Okay? Hello! Okay, guys! Ready na. Our topic will be, bakit daw nagiging single ang lalaking from the Philippines ay married tapos pupunta lang ng ibang bansa ay magiging single na. Bakit nga ba? Ano ang dahilan kung bakit nang bababae ang mga lalaki? Guys, nagtanong ako sa mga kasamahan ko na lalaki kung ano yung dahilan kung bakit nang bababae sila. Hindi ko lang maipakita yung mga video ko at mga mukha nila kasi syempre baka daw maparanoid ang mga misis nila. Hay nako. Pero guys, hindi ko lahat sinasabi na lahat ng OFW na umaalis sa Pilipinas ay babaero. Meron din ako mga kakilala, marami din naman sila na hanggang ngayon ay loyal pa rin sa kanilang mga asawa. Okay? So, sa mga guys, ako kasi minsan napaparanoid kaya ayokong maging topic kung mga ganito, ayokong magbasa-basa, ayokong manumanood kasi nakakaparanoid. Pero hindi. Hindi ko naman sinasabing ako ito at hindi ko rin sinasabing asawa ko ito. At, okay? Kinaklaro ko lang. Mabait ang aking asawa. Okay? Okay guys, bakit nga daw ba nang bababae ang mga lalaki? Number one dyan para sa akin, ha? Pagdating yung mga pagkatapak pa lang ng eroplano nila dun sa bansang pinuntahan nila, so sabihin nila na, I'm free! Correct. So, hindi sila nagseset ng goals na ano ba yung dahilan, bakit ako pupunta dito sa ibang bansa? Di ba para sa pamilya ko to? Hindi sila nagsaset ng goals. Ang una nilang iniisip na, yes, ibang bansa ito, bagong lugar. Sasabihin ng mga kapitbahay ko, wow, OFW na yan. Wow, galing ibang bansa to. Di ba? Pangalawa, guys. Bakit nga ba? Siyempre, pagpunta niya dito sa ibang bansa, andyan yung may mga tao talaga, may mga kakilala talaga ako na na-experience ko rin yan eh, yung nakasalamuha ko, yung mga ganang uri ng mga lalaki, yung mga bisyo. Andyan si sigarilyo, si inom, si sugal. Kaya natetem sila na gumawa, yung para ba ma-divert, o sabihin na natin na isa ito sa way na ma-divert ang kanilang pangungulila daw sa kanilang pamilya, pero pag sobra naman po, hindi siya magiging... So, after nun, kapag ikaw ay may bisyo, ayan na. Siyempre, marami kang nakikilala sa mga inuman na yan. Ano? Ngayon, papasok naman yung pagiging macho man nila. Yung tinatawag na macho image. Kailangan nilang mapatunayan na macho image siya. Sabi nila, oy, toy, o, tingnan mo, o, tol. May nagkagusto sa akin babae. Minsan pa yan, guys, sasabihin nila, ayan, o, sila pa nga yung gumagastos sa akin. Wow. Pero totoo yun, guys. Isa rin daw yun sa mga dahilan na nambababae sila yung pagiging ano daw nila para ipakita nila yung mga macho image nila. Ipinagyayabang sa kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na, oh guys, may babae ako, may nagkagusto sa akin. Oh. At ang kasunod, guys, sabi nila,
mas may thrill daw. Bayan. Ang bawal na relasyon o pag-ibig ay mas exciting at may thrill daw. Totoo ba yan? Mas may exciting daw at thrill kung nagtatago ka ng palihim. Wow, ha? Na nakikita, tapos kadalasan ng mga babae pa daw ang gumagasto sa mga date nila. So, nagte-take advantage ang mga wais na mister. At higit sa lahat, zero commitment daw. Exciting nga, di ba? Dahil sa thrill, nga ang isa sa hanap nila, binivideo pa nga nila, sa bagay, totoo yan, binivideo pa daw nila yung kanilang pagtatali. Kaya sa mga kababaihan dyan ng mga siraulo, mag-ingat-ingat kayo. At next naman daw, para layuan ang nagay na misis. Ouch! 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 My goodness! Ang mga babae daw na palaging nagbubunganga at mareklamo sa lahat ng bagay, ay iiwan yan ng kanyang asawa. Hindi ko sinasabi guys, natatamaan ako. Kahit napagod siya galing trabaho at dito pumupunta siya sa mga bar o kaibigan na babaero ding tulad niya. Kapag may argumento ang mag-asawa, ang lalaki hindi nagsasalita, ang kanyang reaction ay umurong, lumayo, umalis. Di ka na niya papansinin at dyan na nagsisimula ang problema. Kaya, misis. Girlfriend, huwag tayong maging nagger, my goodness. At next guys, syempre dahil nga naman malayo ang mister na sa Pilipinas ang asawa niya, hindi talaga niya yung maiiwasan, kumbaga yung kakulangan, hahanap-hanapin niya yung kakulangan sa sarili niya. Aminin na natin guys, huwag na tayong magpaka-inosente muna na lahat ng lalaki kailangan ng sex sa kanilang buhay, di ba? Hindi ko masabi nandito ang aking anak. Totoo yan. Siyempre, yung kakulangan na yun, kailangan daw nilang i-release ang pagiging hot. I-release ang hot sa katawan. Kaya yun, siyempre, lalo na siyempre, kung sila ay mambababa, ay minsan libre pa nga, di ba? Pag nasa ibang bansa ka, o kaya naman, sige, magbayad ka ng magkano lang, di ba? At mai-release mo yung pagiging hot ng katawan mo. Hindi mo na ba naisip, lalo na sa una daw, sabi nila, nakaka-guilty. Pero pag sunod-sunod na, parang wala na daw yung guilty feeling dun sa kanila. Agree ba kayo dyan na okay lang yun? Kasi magkalayo kayo, tapos kakulangan nga naman, hanapin. Agree kayo dun? Next is immaturity daw. Yun na nga, di ba sabi ko sa inyo guys, pagpunta niya dito sa ibang bansa, hindi nakaset yung goals niya. Andyan pa rin na kahit 40 anyos o 38 o hanggang 50 anyos na yan, mabarkada pa, imbis na ang atupagin ay ang mga anak niya makapag-video call araw-araw, hindi, ayan, bumabarkada. Iinom-inom, lalabas-labas, mag-bar-bar-bar-bar dyan. Ayan. Hindi nila naiisip. Gusto pa nila yung parang feeling binata talaga. At ito guys, yung matindi. Isa rin daw sa dahilan kung bakit sila nang bababae is, kapag daw ng lalaki si misis, yung parang gaganti sila, ay kailangan gantihan ko yan. Kung iniputan niya ako, iiputan ko din siya. Tapos, kasunod naman yung nag-away na nga, o halimbawa, nalaman na yung pagiging babaero. Nag-away na. Yung instead na mag-usap sila at ayusin, wala. Lalong pinapalala. Hanggang sa mga ilang years, kumbaga pababayaan nila, sasabihin na lang nung mga misis nila sa Pilipinas, yaan mo na, at least nagpapadala naman. Mali-mali yan guys, kasi at the end, nasan kayo na kay Raffy Tulpo nang hihingi ng sustento dahil si Mister tuluyan nang sumama sa kabit at ikaw, misis, naiwan sa mga anak. Kaya guys, talaga ang maganda dyan talaga pag kayo nag-away. Ano nyo yan, yung baga ayusin nyo talaga. Tatanong ako, gusto kong sampelongin yung mga lalaking ganyan ang mga sinasabi. Kasi hindi talaga ako agree dun, no? Siyempre, di ba, kaya ka nga
pumunta sa ibang bansa, siguro ito na rin tong tip na pagpupunta, yung mga padre de pamilya natin dyan na pupunta sa ibang bansa, iset nyo yung goal, na, yung iset nyo, mag-set kayo ng goals, iset nyo yun sa mind nyo. Lalong-lalo na po dun sa mga pamilya na may mga anak, kasi sa totoo lang, yung mga bata ay nagsasuffer. Huwag po kayong magpa-influence, yung per-influence na, ah, itong mga ito. Kaya nga mas maganda, guys. Mas humahanga talaga ako dun sa mga lalaki po talaga. May mga kilala ko gano'n. Imbis ng bumarkada, hindi po sila nasa bahay na lang, parang work. May internet naman, manood na lang kayo, ganyan-ganyan. O may party-party, sige, makipag, ano kayo, makipag, ano, salamuha kayo, kain-kain. Pero wag naman araw-araw. Kasi guys, yung baga, sa una masarap, yes, exciting, masaya. Pero lagi po nating isaalang-alang yung ating mga anak. Huwag na po nating hintayin na pumunta tayo kay Sir Rafi para magreklamo. Okay, guys? Yun lang po muna. At salamat po dun sa nag-request ng ating topic for today. Hayaan nyo po next time. Ang atin na po magiging topic is bakit naman nanlalalaki si Mrs. Okay? Bye! Don't forget to like, watch, subscribe, and share! Bye!